Afternoon, ito yung ating presentation nitong iWiFi piso WiFi kit na walang custom board. So kahit wala siyang custom board, as you can see yung kanyang wiring stable po siya. Naka-insulated po siya lahat-lahat. Kahit galaw-galawin mo, mag-work pa rin. Although may mga makikita kang wire, so pwede mo naman siyang, 'di ba, pag mag-install ka, pwede mo naman siyang lagyan ng tali or anything. Okay, anyway, yung pinaka-importanting parts nandiyan naman, meron kang power supply, dalawang LED light for indicators, orange pie na may heat sinks, and meron na siyang paa. Okay, nilagyan ko pa nga ng tape dito para hindi siya mag-short circuit dyan. Diba kasi tumama yung screw. Then, i-screw nyo lang dito. Huwag nyo lang masyadong higpitan yung mga screw dito sa taas. Okay lang yan. Dito lock tayo mag-screw sa may paa niya para hindi siya malog. So, gigabit, USB to LAN. Okay, tested na yan siya bago ipadala para sure na sure tayo. And nandito may lalagay ang internet source, LED fan, RGB, then coin slot. Ito yung may anti-hooking and then grill, fan grill. Okay, so lahat ng wiring nandyan na. Basically, ilalagay nyo na lang yung access point nyo dito. Tapos ilagay sa box, tapos i-power up. So i-power up natin. Okay, so by the way, this is iWiFi software. So remember, iba-iba yung mga software. So ito siya, ang pinakaano niya is medyo mabigat yung kanyang memory. So medyo matagal-tagal siyang mag-boot. Pero as for Wi-Fi quality, napakaganda rin naman niya. Okay, napaka-stable din and kumbaga naka-gaming priority siya. Para sa mga gamers talaga siya. So nakita niyo nagbo-boot up siya, mag-ilaw-ilaw ganun. Yung blink-blink ng ganyan, then naka-RGB LED fan po tayo. Okay. And then itong wire again, pag mag-install, depende kasi pag-install, no? Depende sa box, medyo hinabaan ko ng konti yung wires. Pero kung sakaling gusto nyo iklian, madali lang, no? Pwede nyo nang itali. Okay, may mga pwede tayong gamitin yung pantali or kahit i-tape nyo rin ulit. Kasi hindi naman niya mag-short circuit kasi naka-insulated siya lahat-lahat. Okay. So yan. Malalaman mo kapag ready na yung machine natin kapag mag-turn off na yung coin slot LED. So meron tayong dalawang LED indicator, meron tayong power LED. Okay, ito para malaman natin kung naka-turn on yung machine. So always naka-turn on ito siya, itong pink. Tapos ito naman yung ating coin slot LED which is color red. So kung ididikit mo yan sa box, madali na lang din kasi naka-double-sided foam siya. So pagkatanggal mo ng foam, ng sticker, dikit lang talaga sa box. Or usually ang ginagawa ng iba is nilalagay siya sa loob. Para lumabas lang yung ilaw palabas. Nilalagyan lang nila ng acrylic para parang see-through sa loob yung mga ilaw. So yun lang, yung napansin ko lang sa iWiFi is medyo matagal siyang mag-boot up. Okay, matagal yung kanyang time sa pag-boot up. Umabot siya minsan ng 2 minutes, minsan 1 minute. Depende rin talaga sa internet din kasi siguro ito. Medyo mahina yung internet ko eh. Pero yun, nag-boot up naman. So after let's say mga 2 minutes and a half, okay, 1 minute. Sorry. Sine-check niya kasi talaga yung internet source mo. So, kanya-kanya kasi yung may LPB, mabilis mag-boot up, PISO-FI, mabilis mag-boot up. So, yung iWiFi, matagal siya mag-boot up, pero stable naman siya once nag-start na yung machine natin. Or once nag-boot up na siya. Okay. So, antay-antay natin hanggang sa mag-boot up siya. I-exec ko lang itong power supply, baka natanggal, yan. So, sa power supply naman, meron tayong ganito. So, meron tayong mga adapter. Actually, both nagamit ko na siya. Basta mataas yung amperahe. Mga nasa 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere. Stable naman lahat ng piso wifi. Actually, yung mga piso wifi ko, I use adapter type. Pero minsan, may mga order sa atin na ganyan, SMPS. So, iba kasi yung price ng SMPS. Medyo mas mahal siya ng konti. So, yun, nag-turn off na siya. Ibig sabihin, ready na siya. So, ngayon, inabot siya ng 2 minutes and 40 seconds para mag-boot up. So again, yun lang talaga yung napansin ko sa kanya. Matagal siyang mag-start up. Pero once nag-start, anyways, hindi mo rin magagamit, no? So anyways, 2.5 minutes, I think, okay naman yun sa pag-start up niya. So pag nag-off na, ibig sabihin, ready na siyang gamitin. Anyways, hindi naman magkakamali yung mga users natin kasi kapag sinubukan nilang mag-connect, kapag nag-boot up, hindi rin naman sila makakonnect. Subukan natin dito, tayo sa ating cellphone. So tayo sa Wi-Fi. So, yung pangalan ko is Piso Wi-Fi H-Link AP. So, yan kasing gamit kong AP ngayon. Okay. So, kabit tayo dyan sa kanya. Yan. Connect siya. So, ito yung problema sa iPhone. Sa iPhone, hindi siya mag-automatic forward. Okay. Kailangan yan. Mag-automatic forward pala, matagal nga lang. So, ang IP niya, kung mapapansin mo yung IP ng
iWiFi is 10.10.10.1. So yan. Welcome to iWiFi portal. Clap. Open portal. So yan. Lalabas siya dyan. So piso 12 minutes. So PS 1 hour. So yan yung mga nilagay kong rates. 1,084 days. Uy. Ganun pala. So insert coins tayo. Okay. Pag insert. Kasi wala pa akong internet. No? So mag insert money ako. Insert coin. Yan. So ilaw yung coin slot LED. Insert coins to start adding your internet time. Yan. Magsasalita din. Tapos yan. So paiba-iba yung yan. Ingay, no? So lagay tayo ng 10 pesos. Iba siya doon. So, mag-accept siya. Lampihin ko na, maingay kasi. So ano, nag-accept siya 1,510. Okay. Old and new coin. So makita mo pag connected na siya, lalabas siya yan 3 hours and 15 minutes. So makita mo doon yung wifi. Yan. I-focus ko muna yan. So sa iPhone, hindi siya mag-automatic maglabas. Sa Samsung, kapag tapos mag-dunping, lalabas siya kaagad. Sa iPhone, kailangan mong i-press yung done. Yan, lalabas siya dyan. Okay. So sa quality naman ng wifi, so far ang nagustuhan ko yung kanyang quality kasi hindi siya malag, no. Pareha lang sa mga magagandang ano, mga top brands kumbaga. No? Let's see. Subukan natin ng mga kanta ng mga babies. Kita mo diretso kagad nag-load. Okay, walang delay kumbaga. Tayo sa may mga ano, taba, Netflix. Okay, subukan ko ito. So, yan. Try natin gumamit ng Netflix dito sa ating iWiFi. Okay, ano ba? Ito, Umbrella Academy. Ano ba ito? Play. So, yun. Sa streaming, kasi naka-gaming priority to siya eh. So, sa streaming kasi, medyo hindi inaano ng iWiFi yung streaming. Especially ganitong high resolution streaming. Okay. Yan. So kapag gaming, mas ano siya, mas prioritize niya yung gaming. Gaming priority yung config ng iWiFi. Sa streaming, makita mo medyo mag-aantay-antay ka pa ng konti. Pero naka 1080p kasi yun eh. Naka-high ano siya. Tawag dyan, mataas na resolution. So yun, I guess that's all. This is the iWiFi piso wifi set. Okay, basically, kabit mo lang yung AP mo dito, ilagay mo siya sa box, then automatic piso wifi na siya. So, wala siyang e-load. Pero, hindi naman ata masyadong ano yung e-load. Pero pwede natin siyang dagdagan ng e-load, nga lang, meron tayong bibilhin na license. Additional license, mag-add tayo para sa license para magkaroon siya ng e-loading. Another purpose. So, thank you for watching.